Nakatitik pa din ang Zask, which fell to the hands of Sans. Sa totoo lang, maganda ang start ng Fnatic Onyx. Nag-surprise attack lang ata si Kyle TZ dito, stealing the Lord at nag-flicker penalty zone si Ogwen. Sinibat pa ni Super Marco. Hindi na ata talaga makakalabas ng buhay ang Fnatic Onyx. Pero tulad ng isang superhero, nag-blazing duet si Chewe and got a double kill. Napatagal din pala ang laban dahil pinush talaga ni Super Marco na mabaksak si Kyrie. Thankfully, mission accomplished. Napapatagal ng Fnatic Onyx ang laro pero naging impatient ata si Kyle TZ. Enhanced knockup to Kyrie and Flap TZ did offer to help, but guess what? Buhay pa din ang poster boy ng Fnatic Onyx. Lutpi was in a pickle and Ogwen chained down 2 with his penalty zone. Kung susundan niyo si Chewe, nag-BMI siya papalapit kay Super Marco, kumbaga tunnel vision lang habang nag-aaway-away ang iba, closing out Moskov's exit route. But wait, there's more. Oo, mahaba ang laban na to. Ogwen's immortality was pop chasing Sans pero nag-enhance knockup ulit si Kyle TZ kay Chewe. At nag-follow up naman si Few kaso masyadong malalim, causing Few and Kyle TZ na pahinga muna for under 1 minute. Well, let's keep boy. That's a 2-for-2 for each team. Okay, we have the Kyle TZ bought that the immortality, but I think that's too much up against three players. Sabi nga ni Ate Mo Chantel sa main broadcast, ina-expect niya na aabot ng 30 minutes ang game na to. Ang hindi lang siguro natin ina-expect ay ang biglang atake ng Fnatic Onyx sa base ng Falcons AP Bren. Blazing Duet, Minowan Fury, at Firestake, tanggal ang angas at buhay ng World Champions. 3 kills going over kay Lutpi at hindi na nagsayang ng okas ng Fnatic Onyx. Auto attack sa base, hindi pinapasin si Kyle TZ, Fnatic Onyx gets game number 1. Game face on ng ating Bees turned Falcons. Tatlong tao ang nakuha ni Kiboy with this implosion at natulak niya sina Flap TZ at Ogwen sa likod. Problema dito, walang namatay. Si Ogwen pa ang nakahuli kay Lutpi. Kahit naglapag na ng alagad si Sans with his Zask, wala pa rin nagagawa. Kyle TZ won the juggle at killing spinahi Super Marco. Hindi makagalaw si Kyrie sa laban dahil mabilis maubos ang buhay niya. Falcons AP Bren getting that Lord non-contested. Hindi ko alam kung anong tubig ang nainom o anong pulbos ang nalagay ng Falcons AP Bren sa kamay nila dahil 2 minutes after the previous fight, na-penetrate nila agad ang base ng Fnatic Onyx. Wala nang final slash si Lutpi at nakalmot siya agad ni Super Marco with his super damage. Na penalty zone din ni Flap TZ si Chewe, forcing him to use Purify and walk away. Swabe din ang Crimson Beacon ni Fugue all throughout the fight. Ang hindi naging swabe ay ang sidestep ni Kyrie dahil nahuli pa din siya ni Super Marco. Kahit ang sibat ni Moskov ni Chewe, walang nagawa. 4-9 trade, 10k gold lead, minions papasok din sa base ng kalaban, Falcons AP Bren forces a game number 3. I'm not surprised na ganito ka-jam-packed ang series na to. Bukod sa big time ang teams, naglalaban din sila para sa buhay nila sa turneo na ito. Starting off strong, nanakaw ni Kyle TZ ang Lord pero natalunan ni Chewe si Few. Wala mo ng diversion, wala mo ng rotation. 2 to Lord trade. 7 thirds na ang napabaksak ng Falcons AP Bren habang dalawa pa lang ang sa Fnatic Onyx. Sinubukan din pabaksakin ni Kyrie ang Lord kaso naunahan siya ni Kyle TZ. Ito ulit tayo sa magandang laban. Nakapag-Tyrant's Rage si Ogwen stunning Lutpi at Kyrie. Kahit may Netherrealm, napaakay pa din sila sa damage ni Super Marco. May Synchro Fission at Zaman Force naman si Chewe laban sa Tyrant's Rage ni Ogwen. At the end, 4-1 trade favoring Fnatic Onyx. But don't worry, nanggugula pa din ang nonchalant ng Pinas habang iniintay niya na bumalik ang mga kakampi niya. Napa, it's hero time ata ang Falcons AP Bren dahil diretso sila sa buff area ng Fnatic Onyx. 4v5 ang laban dahil nawala si Lutpi, Netherrealm na gamit ulit ni Sans, at tinitiis ni Flap TZ lahat ng damage habang nagtatago si Kyle TZ. Na Tyrant's Rage ulit si Kiboy at pinasabog ni Super Marco si Sans. Quad Shadow papasok ulit courtesy of Kyle TZ taking Chewe down. All throughout this fight, hindi pinawen ni Few si Kiboy kaya kulang ang backup ng kalaban nila. Penalty zone at shadow ulit pero mata ni Sans at Kyrie ang nagdilem as Falcons AP Bren stays alive, knocking the reigning champions out of the tournament. Falcons AP Bren are complete! Oh, the base quite vulnerable but Sans will not stay afloat! Ladies and gentlemen, Fnatic Onyx!